till the timer runs out at comment your prediction with the hashtag SmartPowersMPLS12. Isang lucky commenter na makakahula ng tama will win a redeemable in-game code. So tandaan, keep an eye out for the poll. Ito na ba ang magiging kasagutan sa mga katanungan kung sino ang magwawagi para sa ating bottom seed players or teams, Smart Omega and TNC Pro Team. So far, ano ba ang mga i-expect natin pagka sa early stage sa magkabilang teams na to? Well, first turtle, baka kaya pa ng TNC bago mag-level 4 yung Diggy, pero mag-iiba talaga yung fighting style ng TNC Pro Team. Once meron ng times journey dito ang Omega. Nakita natin last time TNC nahirapan doon, or other teams going up against Diggy nahirapan din. So, kailangan mag-ingat talaga ng TNC sa pick na to. Classic ano pala to yung mga way back season 5, yung mga Diggy Bruno sa lane. So, mataas ang poking capabilities nito ng lane na to. Kaya naman, may kita natin nakasama din ni Innocent si Bentings. Mm. And malaki ang binibigay na importansya dito ng TNC no, pagdating sa movement speed. Kasi kuha sila ng dalawang agility, same with the Wilderness Blessing, na malaking tulong eh kapag rotation ang habol nyo, di ba? Yeah. At saka kailangan din natin tignan yung magiging build ni King Kong. Lately, nagiging popular yung parang chop suey build kay Lance na mag-half build siya ng mga items pero magde-defensive tapos magpo-full damage din siya at one point. So, kailangan natin talaga tignan yung build niya. Mm, pero ngayon, dun sa may top lane niya, yung dalawang XP laners, Ajaya at itong si Ryota, nakakalamang itong si Ajaya kasi ano eh, sabihin na natin na underrated yung lasso nito eh, di ba? Tapos yung execution strike. Hindi mo super mapapansin, pero papansinin na siya dito ng Smart Omega. Napilitan na gumamit ng flicker agad. So napakaganda nun para sa side ng Omega dahil wala yung mga biglaang penalty zone na magugulat ka na may nag-flicker na Terizla sa harap mo. Ito, nagsisimula na nga ang TNC at hinahatak doon sa may pinakadulo ng Turtle Slayer habang si Matt ay nag-aabang. Eh, wala pa naman yung mga ano, position board. Nagpapanggap na muna. Nagpapanggap na damo si Kuya Matt. Pero sabi niya dito, hindi pa rin niya makukuha yung turtle objective. So, aalis na lang din ang mga players. Pero sabi niya ni Ryota, pwede atang kumuha ng play. First blood pa rin na kay Matt, pero may bawi lang naman kay Goyo. So, one for one trade plus TNC on the turtle take. Nakasundot pa si Goyo doon, ha? Oo nga, mas pabor yung naging resulta ng trade para sa TNC Pro Team. And tignan natin kung ngayon na level 4 na yung or mag-level 4 na rin yung Diggy ni Chuck, no, is pag-iikot na sila or ito ba yung tutuloy na lang na strat na focus talaga sa pag-farm ni Kelra. Kasi parang ngayon binatawan yung early turtle or yung first turtle ng Omega. Question is, tutuloy ba nila yun para sa second turtle? Uy, pero may milestone na si Tito Max, the vintage Eto Max, surpassed he in all-time kill leaderboards with 732. Wow, grabe talaga si Tito Max. Walang kupas. Oh, tsaka shoutouts na rin kay Hate na naging hatred at napakadami ng pangarap. Ay, pangarap, pangalan. Madami rin pangarap. Marami rin. Tama. Ayan. Sige, pangarap. May pangarap din ang mangyari doon sa may top lane na pwede mabuo. Pero nga lang dito tama din ang skill ni Ryota. Habang si Ajay ay magwawasiwas lang ang kanyang maso. So medyo matagal pa talaga tong XP lane. Mamaya pa yan. Mga Turtle team fight. Mga Lord team fight. Ayan. Yun. Pero available na rin Haskell ni Kelra dito, ha? Yeah. Tsaka importante yung, of course, the timings of the builds and kung saan sila pupush. Kasi dahil yung dalawang roamers ng dalawang opponent na to ay nasa sarili nilang gold lane, nagiging tanks or roamers na nga yung XP laners. So, yung timings talaga, tsaka yung if ever magagank sila, tas yung XP lane na nakalaban mo ay lamang ay masamahin para sa kumpanan mo kasi ikaw yung naging tank at saka roamer para sa turtle ngayon. Oo nga, no? Parang ipit yung mga roamers talaga dun sa gold lane kasi ayaw mo naman pabayaan yung Asia na patuhan lang ng bomba ni Diggy ni Chuck Norito. You know? And alam natin pag sa early game, yung mga Diggy bombs na yan, masakit yan, di ba? Tsaka ano, late game insurance talaga. Pero makikita natin, napakalaking lamang by the way ni King Kong versus kay Matt pero talagang turret gold shield muna ang kukuhanin dito ng Smart Omega. So ito na naman tayo, si Goyo yata magiging target ng players ng Omega. So we have Eto Max, Ryota, and Matt. Uy! Hindi nga natatama dito ang penalty zone. Actually, madedeny. Pero marereset lang ang turtle. Nareset! At biglang liko na lang muna. Sabi, sige, sisimulan ko na lang. Wala naman dito si Matt. Ang tanong is kung makakaabot na si Matt. Pero parang hindi na lang muna. Dahil even Eto Max ay magro-rotate na dito sa may bottom lane. Hindi rin nagkaintindihan yung dalawang jungler dito. Eh. Akala kasi ni, ano, akala ni Matt bibilisan eh. Pero ang problema, nareset eh. Wow, okay. So second turtle para sa TNC Pro Team. At hinahandle ng TNC Pro Team na maganda yung mapa. Makuha ba ni King Kong dito yung O-ring? Oops! Oy!
Agaw ni Kuya King Kong. Pero sabi din ni Matt, uy! Nadodge! Sinulat yung King Kong! Nadodge! Nagamit dito yung decimation. Oh, tingnan natin ha, kung ano nga nangyayari ngayon. Dahil for the side of Smart Omega ay medyo merong miscommunication sa kanilang nagiging rotation dahil very solid ang nangyayari para sa side ng TNC. Actually, sobrang interesting nga kasi yung ginawa dito ng Omega na si Chakno ay nakadikit kay Kelra, natanggal nila yung bending factor. So, hindi na nakakaikot, hindi nagiging agresibo yung TNC Pro Team, which was one of their conditions para manalo sa laban na to. Pero, ang ganda rin naman ng management nila, Goyo, ni Ajay, ni King Kong, na kahit wala si Ben Things, innocent, nandun pa lang sila sa good lane, ay na-handle nila yung contest sa mga turtles. Yeah, actually, sa ngayon, may kalamangan na ang TNC dito with 2K. And si King Kong ay available na rin yung kanyang War Axe. So, additional threat na naman para sa mga backliners dito ng Smart Omega. Ngayon, si Matt, Ryota at Eto Max ay nagsasama-sama na rin. Habang dun sa may bandang itaas, mabilis na clear ang ginagawa ni King Kong para mapilitang mag-react at bumalik doon sa linya niya, itong si Ryota. Sobrang solid ang rotation ng TNC. Kasi kung ikaw din yung Omega ngayon, parang hindi mo alam kung nasan ba yung mga players. Kasi diba, usually nakikita natin yung mga Lancelot or mga junglers na pagpadulo, tsaka sila nagsisplit push. Ito hindi talagang split push kung split push. 6 minutes, no? Ayun, napipilitan na rin talaga na kahit na mga ibang players ay nakabantay din na doon sa may purple buff ni Matt. Yeah, and you can tell right now na TNC. Uy! Oh, there. Another one! Okay. Okay, hindi, testing lang. Opa, bottom lane. Ginamit na nga dito ang Time's Journey. Medyo may damage na. Si Kel at si Goyo dito. Ay! Si Kuya Goyo ay buhay pa rin. Sabi ni Smart Omega, it's time para humabol na ng mga players ng TNC. Pero diretso lang naman na pagkuha dito ng pagong. Makokontest ba? Hindi na as Matt will secure that turtle. Grabe, napa-atras eh. Dito ang kumulalan TNC. At sakto eh, napa-flicker. At yung isang bounce na yun eh, hindi lang kumonek. Okay. Hindi pa tapos, sinabol pa nila si Kelra. Figure out. Testing parang nga mala, alauna, alas dos. Alas tres. Ang nangyayari din sa mga plays na rin, very important na kanila setup plays. May kita natin ngayon si Matt na papasok. Si Ajay yata ang kanilang magiging target. Pero mga balls na ibibitaw. Oh, pero si sabi ni King Kong, nandiyan na siya. We have to be known here para dito kay Ben Kays. Grabe, grabe. Yung katatik na ginawa. Si King Kong, dire-direcho lang. At si Eto Max ay mamamatay na rin. Tatlong players ang wala sa side ng Omega. Meron talaga mga panahon pag nakikita mo yung assassin na jungler na nag-rotate na ganun, nag-gank na. I-accept mo na lang yung fate mo, subukan mo na lang makatakas, pero mahirap makatakas sa ganun na eksena. TNC Pro Team, kahit na wala nila yung turtle, they made the right call. Kasi Omega, gets mo yung ginagawa nila. Again, they're playing for Kelra. Hinahanap nila yung right timing nila. Yun yung hinihintay nila, yung pangatlong turtle, para makakalaban na sila as 5. Yeah. Pero hindi ata nila in-expect na yung TNC Pro Team na pagkatapos noon, na meron hindi sila pipitaw, dumiretso pa, lumaban pa. Nagkaroon sila ng pagkakataon mapalit yung gap eh. Kaya lang ang TNC, alam nila ang gagawin. Andyan yung Minowan's Fury ni Bentings at si King Gigi sila pang sagot dun sa Minotaur. Kaya lang kasi ang gagawin lang dito ng TNC, ibibait lang yung Time Journey. Andyan si Ajay, andito rin si King Kong, even Goyo, na may kakayahan na ibait yung Time Journey. And afternoon yun yung green signal para sa TNC na lumaban eh. Tsaka for the Minotaur, parang meron pa kasi siyang heal na nabitaw, may healing galing pa. So kahit if ever na makapag-set lang siya, tapos isang heal, parang goods pa rin. Medyo ma-prolong para sa TNC. May kita natin yung 5.7k gold lead at meron ng 5 segundo bago mabuhay ang Lord. For Omega, nakita na natin yung malakakaibang mga tricks ni Eto Max sa skill, pero parang mahirap yata sa kanila na mag-contest para side ng Omega. So sisimulan nga ni Innocent, same goals with the other players of TNC. Habang iba muna ang magiging play ng Omega dahil magagaling sa bottom lane na both si Chakno and Kelra. Kakaiba yung ginagawa ng TNC dito. Si Innocent na kumahawak. Kalahati na yung buhay ng Lord. Kailangan nang pumunta ni King Kong rito, ha? Okay, so TNC Pro Team, hindi pa nila masyadong nirarush. Other than the fact na Martes kalaban nila, wala pa sila masyadong impormasyon kung nasaan si Chakno. Kaya medyo dahan-dahan muna daw sila. Okay, ito na yata ang ating iniintay na team fight. Diretso lang si Matt. Medyo kalahati na ang buhay ng Lord. Pero sa piling mo pa rin mapupunta. Tapos diretso pa nga pagkamatay dito na Matt. Sumama pa ni Ryota. Habang sa may bottom lane. Ito yata ang play na gagawin ng Omega. Kukuha ng Torre. Tumrade na lang sila dito. Torre versus the Lord.
Sino ang lumabang dun? Well, it's the NC Pro Team. Nakuha nila yung Lord. Makakapush pa sila. Although, nakita natin ngayon yung play ng Omega na alam nila na behind sila, kailangan nila humabol sa gold, sa farm, sa items. Nagma-macro game din sila. Minamatch nila somewhat yung pag-macro dito ng TNC at yung pang-control nila sa mapa. Pero ngayon, dahil meron na silang Lord, tignan natin kung ilang tori makuha dito ng TNC kasi kung meron mabasag na isang inhibitor dito on the side of Omega, mas mahirap na sa kanila para igawa yung mga ginagawa nila lately. Kailangan na lang talaga nila mag-defend. Yeah, level 1 Lord pa naman lang ito. You know? Hindi pa ito yung Luminous. So, feeling ko, base sa kits and doon sa Clear Wave naman nakakayahan ng Smart Omega, carry pa nila to eh. And kung papansinin natin TNC, alam nila kung saan pupunta eh. Okay, level 1 Lord, naka-flow din naman tayo. Samahan na lang natin. Pag napabagsak natin yung itaas, pwedeng-pwede na. Pipili din ng TNC na makasira ng Tori dito sa may top side. Sabi ng Omega, gagawin ay! Napakadang penalty zone dito para kay Ajay. Nandun yung mga damage from Innocent. Napakasakit, pero madedepensahan pa rin. Masisiraan ng Tori. Look at eto, Max. Siya ang tatamaan ng mga damages dito from King Kong at meron pang minion wave dito sa may mid lane. Unti-unting lumiliit ngayon ang mapa ng Omega. Ako, nabibitin na sila dito sa damage. Si Kera, hindi pa rin nakikita yung damage na dapat na ipamalas niya rito. King Kong sobrang aggressive. Same with Ajay. 3-man penalty zone para sa pagkakataon na yun. Yeah, and in this scenario, pwede ka nga magtapon ka na lang ng katawan sa side ng Omega. Oh, meron ka namang full barrage sa Ixia eh. Parang sinampay, no? Oo, oh, lahat na. Isipin sila Benthin, sa Ajay, King Kong, ipasok lahat yan. And si Innocent, masaya yung buhay niya. Nasa backline lang siya, mahirapan na habulin ng Omega yung Ixia ng TNC. Hindi na nila maaabot. Napakahirap nga yata abutin. Pero meron Astral Echo, look at King Kong. Parang medyo magagawa na ng mga kakaibang technique para ipalala na isa din siya assassin user. Pumipirma eh. Alam natin sa amateur days pa lang ni King Kong, isa sa mga kinakatakutang hero talaga nito is the Lancelot na ngayon ay pinapamalas niya with 8.3k gold lead para sa kumpulan ng Smart. Pero wala nakita. Wala nakita. Walang nakakita. Nag-skip lang po yung frame. At ano yun? Debunking the myths. Ayun, tama. Sabi kasi, meron kasi nagsabi, nakakalusot daw dun sa batong na yun. So sabi niya, ito pong tutorial, ide-debunk natin. Testing lang pala. Ay, nasabi, ano, kasama pa rin pala sa plano dito ng TNC. Pero going back, kidding aside, dito sa laban na ito, medyo nagiging mahirap para sa Smart Omega. And nakikita mo kung paano nililayer yung mga skills eh. Papasok si Ajay, andun si Innocent with a full barrage. And actually, sobrang lawak na nga pala, no? Nadagdagan pala ng 2 inches. Yung from 9 inches to 11, di ba? Nami-measure mo yun? Hindi, nakalagay nga dun sa update, eh. Okay. Pero sa totoo lang, isang mathematician, statistician, at... ano ba? Idealist. Idealist. Okay. So, tinutuloy pa rin yung Omega yung play nila. Si Chakto at Kera, hindi talaga bumibitaw sa pag-push nila. TNC Pro Team, nakita pa nila ito. At hindi na makakapag-contest as TNC will secure yet another Lord versus Omega. At ito na yata talaga ang pinakagustong gawin ng Omega ngayon. Mag-clear ng mga minion wave para lagi nakaangat. At kailangan nilang dumipensa. But this is the second Lord. Yeah. Is this still defendable? Defendable pa rin naman. Yung sa mga ginagawa nila, Kelra and Chakno, dalawang waves lang ang makaka-crash para sa TNC Pro Team. So, hindi tatlong waves yung kailangan tignan ng Omega dito. Pero mahirap na hindi mawawala yung Tori na to sa gitna unless madedefend nila. Yun nga, napaflicker na rin dito si Eto Max. Naklear nila yung minions dun sa may bandang gitna. Eto na nga ba ang katapusan? Kakatok na ang Phoenix Army! So, ginamit na nga dito na Ajay. Tapos so, nato sa kanila. Ginamit na rin dito. Times 30! Chakto is down! Boom! At makasasama pa nga yata si Ryota. Kuya, makakakuha ng kill at sama mo pala sa Matt ay patay na rin. May minion wave na rin dito sa may middle lane at dalawa na lang ang natitira para sa side ng Omega na dumepensa. Mukhang ito na yata inaantay pero masakit pa rin ang damage dito ni Eto Max. Samahan mo pa ni Kelra. Okay, wala silang minion. Sa baba ang kanila magiging target. Kompleto pa. Actually, apat na members pa ang buhay sa TNC. 10k gold lead. Pero sabi nila dito, antay muna tayo guys, antay muna tayo ng minions. Sakit na rin si Kelra dito. Okay, nawala ng immortality si Bentings. At nilagay na rin ang Worldy. Mukhang hahabol. Merong Thorn Rose. Ay! Hindi pa tapos ang laban as Kelra. Ginamit mo ang flicker para mapatay dito si King Kong. The back of my head, iniisip ko, TNC Pro Team, umalis na kayo dyan.
Huwag kayo masurpresa kung si Kenra magfi-flicker forward at yun na nga ang nangyari. Tumamad na din yung Astral Recall ni Ito Max. Hindi na respeto ng TNC Pro Team na may chance na mapipick off sila na gano'n na wala nang immortality si Ben Things. Napitas pa si King Kong. In those scenarios, yung pinaka-safe na plano is mag-back na lang kayo. Nakuha nyo na yung gusto nyo kunin. Na-imagine ko yung meme na sinasabi mo, yung TNC, no! No! No, pero, no. Iba na yun sa isip ko. Ito na ang pagbawi ng Smart Omega. Nakabasag din sila doon sa may top lane. At sama-sama na kasama din yung mga bunnies dito ni, no. ni Chaknu. And with the kids, actually, yung itemization niya dito is may mga magical item din siya. So, hindi rin biro yung damage yan. So, kailangan tiisin ni Ajay na habulin siya ng mga bunnies na yan. Mararamdaman din kasi talaga later on, kaya kailangan daanan mo na yun. Ayan na, no? Paisa-isa. Kailangan linisin yung mga nandyan sa mapa. Vision din kasi yun eh, di ba? Nakakapagbigay din ng vision. Actually, kung titignan mo, taas nga ng vision nila eh. Diyan yung Astral Echo, even yung Astral Recall at Astral Meteor eh, nagagamit din pang vision, kasama yung mga Digi Bombs. So, kailangan lang talaga maglinya, no, yung management ng skills para sa Smart Omega. Kasi so far, wala pa ako nakikitang magandang setup mula kay Riot eh. Ngayon, lamang pa rin naman ang TNC Pro Team. Pero basta sa item build na nakita natin, ang full build na nga si Kelra. So, TNC Pro Team, yung damage na meron ng Omega ay, well, nandun na nga. So, kailangan pa rin nila respetuhin yun. Pero yung nga, yung lamang ngayon ng TNC other than the damage items is yung mga defense items pa rin. So, mas mataas yung chance na masusurvive nila or ma-handle nila yung mga damage na binabato dito ng Omega. Pero kailangan pa rin nila mag-ingat. Yeah, pero kasi ngayon wala na rin silang touring na didire. So pagdating sa flow at wave ng minions dito, may kalamangan talaga kasi mas malalaki. At mas malalakas yung mga minions na dala-dala nila rito. Pero magde-desisyon ang TNC na i-reset muna. Wala tayong vision, wala tayong alam kung nasaan ang ilan sa mga members dito ng Smart Omega. Si Kelra ang nakita natin doon sa may bandang ibaba. Pero yung mga normal hits dito ni King Kong, talagang sumasakit na with a Thunder's Belt, ha? Yeah, kailangan din natin na i-acknowledge na si Kelra ay nag-Rose Gold Meteor. Oy, nahatak! Oh, ito na yata ang setup play na inatan ng Omega. O kaya alis lang muna, medyo konting pakabalang sa Phoenix Army at sa mga kabarangay. Pero nandito sa banda ng TNC yung Lord, nakatago si Goyo at Marty sa kanya kukuhanin ng IMU, pero meron din na time surgery para kay Chaknu. Rio na naman ay wala ng buhay, patay sa kamay dito ni Innocent, habang sabi pa ng Gedi, Bending Zone at si Kenra, pero eto si na kasi ng Red, si Matt unti-unting mawawala ng buhay, pero Kenra, sisipa lang ng mga bola, habang grabe. Dito si Eto Max, nandito na rin nakabang, meron pang Astral Echo, Bending, medyo tuguan pa nga, meron Wind of Nature at Bending is gonna be down, tapos na dito yung Wordy, unting magbabalik-balik, parang malabalik. Double kill na pa rin dito kay Kenra. At isa-isa na nga ang mawawala mga players dito na TXC. Wow! Grabe yun! Ang ganda ng pagbawi mula sa Smart Omega. Sila may pagkakataon. Pero yung minions. Nahatake nito pero marami at makapal yung minions sa gitna, sa taas at sa ibaba. Kailangan muna i-reset. Nakita natin doon bago nag-umpisa yung laban na yun na build ni Kelra yung Rose Gold Meteor at nakatulong yun sa pag-survive niya sa damage ni Goyo. Again, nakita natin, ang ganda ng pwesto ni Goyo. Great ganking at sandwich play by TNC Pro Team. Pero dahil nga naka-Rose Gold and of course the shield coming out of the Diggy just in time, nakasurvive doon si Kelra. Pinalitan niya, ngayon Athena Shield yan. Okay. So, kailangan i-actayos ng TNC Pro Team na yung burst na gagaling sa Valentina ay hindi pa masyado sapat. Ayun na, nice pa na sila dito. Nagamit na yung Narivining area! Binarage mga dito in a sense with those kills, pero sino nga si Mark naman ngayon ang makakakuha ng Lord Objective, pero isa ang patay para sa site ng Omega. What a crucial retribution mula kay Matt. Ito yung minapag-usapan natin kay Matt, the crucial retributions. Hindi niya man makukuha ang lahat, pero yung pinaka-importante para sa Omega ay mga nakukuha niya at ginawa niya na naman. Pero dahil nga isang miyembro ng Omega ay nawala, 5 versus 4, lamang pa ang TNC. Delikado to para sa barangay. Actually, tatlong miyembro na lang ng Omega ay makakadepensa. 15 seconds bago mabuhay si Matt. Same time journey, piyara dito kay Chaknu. Halos wala mga buhay mga players natin. Look at Kenra, mapipilitan na lumayo. At sabi dito ng TNC, pwedeng dumiretso. Meron sa dalawang minion. King Kong is there as well, mapapabalik! Patriota, masisetapan nga ba talaga? Bending! Counter para dito kay Bending sa Minowan's Fury! Habang si Riota pre-hit natin, makakapatayan pa nga at tumatakbo na nga! Meron pang Winter Transition para dito kay Goyo! Samahan mo pa ng Flicker! And Goyo still alive! Tatlo na lang ang natitira para sa TNC! Ano nangyari doon?
Wow, what a defend! Kahit hindi na natin nakita na si Ryota, hindi nag-land. Rather, yung pag-onward niya, ito pa rin yung tinatawag natin in the English broadcast, the Edith Effect, na meron ka pang counter-punish play, the ultimate full stacks on the Primal Wrath. Kailangan pag-ingatan dito ng PNC Pro Team because don't forget, oh no, parang marksman pa din yung Edith na yan. Okay, 12 seconds bago bumuhay si Bentings. Tatlo pa rin ang natitira para sa TNC. Pwedeng bilisan ng Smart Omega ito. Mati-spotan sila with an Acer Echo. Mapabasag yung Tori sa gitna. Mukhang ito na yata ang inaantay na Smart Omega. Pantay pa rin ang ating laban. 425 gold feed para side ng Omega, at ito yung mga hindi na masyadong magmamatter, tama ba? Yung kanilang difference, yes, pagdating sa gold. Yep, it's neck and neck, at nakita mo naman talaga, Edomax clutch yung mga Astral Echo na nilalapag niya, yung vision na binibigay, tsaka yung slow galing sa Novaria. Si Kera, nag-trade, nag-buy and sell na lang ng mga items niya. Kanina Athena Shield, ngayon Rose Gold ulit, ngayon may Wind of Nature siya. And nakita mo naman yung laro dito ni Kelra, 6-0. Wow. Kung kahapon si Ben Things ay isang man on a mission para ipadala ang TNC Pro Team not only to the playoffs, pero to break the streak of Echo. Ngayon naman si Kelra, yun yung sinasabi niya kanina. Parang sinabi niya kanina, kinakabahan din kami. Parang hindi na kinakabahan dito si Kelra. Parang di naman. Yun nga eh. Tsaka alam mo yun, pag sinasabi mo, minsan kasi, kapag sobrang confident ka, medyo pa-humble ka muna, hindi kinakabahan po ko. Parang hindi po namin kaya. Oh. Parang pa nag-review ka ba? Hindi nga eh. Pero mag-perfect yung exam, di ba? Oh. Ayaw lang magpa-copya. Ano yan? Reverse Psych. Ayan, the Reverse Psych playstyle mula dito sa Smart Omega. Pero maganda yung nagiging pwesto nila doon sa may Death Bush. Ito yung mga moment na kailangan mo ng V-cut play. Yeah. Ano yung V-cut? Ano, kailangan mo mag-cut, mag-clear ka. Para victory. Yung pala yun. Okay. Guys, may bago tayo natutunan. Masarap yun. Courtesy of Ate Mo Chantel, the V-cut play. Okay. Kaya yung mga nakikita natin lately, kaya may mga usong mga backdoor-backdoor. Yeah. Dapat pala may pangalan lahat ng plays eh, no? Okay. Tama. Pero, the victory play. Lately, nakita natin sa TNC sa mga ganitong sitwasyon, hindi sila masyado nag-split push. Yep. Hinahabol talaga nila dito is yung fight para sa objective. Ah, si Ryota! Ayan na. Ito yata yung fight, pero hindi. Free hit lang din. Medyo maingat lang din ang ating mga players. Talbog yung bola, pero medyo makunat. Okay, palitan lang. Si Edomax! Oy! Parang mala Sargo sa bilyar ang ating nakikita. Grabe, yung pinapakita na dalawang koponan na to. 5v5 pa rin. TNC Pro Team, they are playing out of their minds. Ang ganda na pinapakita nila. Lumamang sila kanina. They're all firing in all cylinders. This is Goyo's best game of the season yet. And you can say the same for TNC Pro Team. Pero ngayon, ang Omega, hindi pa rin nagbaback down. Lumalaban pa rin sila. Win probability 51-49%. Wow, dumikit. Bawal talaga magkamali. Again, ang pinaglalaban dito ay sa kanilang buhay para sa playoff spot. Kaya naman may kita natin almost 23 minutes. At wala pa rin gustong magbigay para sa dalawang koponan. Wag na kaya mag-lord. Wag na kaya, no? Salubungan na lang. So, all mid na lang. 5v5 all mid. Pirada. All mid. Pero mapapansin natin, nagbago na rin yung nagbago na dito si Goyo. Sabi niya, ayoko na kunin yung decimation. Gunin ko na kagad dito yung time journey para may pambawi kami. And ngayon si Bentings, ang ginagawa lang niya para hindi matamaan si Goyo, Innocent at si King Kong na mga Jabong Bits doon, kinukuha na lang niya. Uy, pero wait lang ha. Tinatamaan si Kuya Innocent, pero mabilis lang din ang pagbalik ng kanyang buhay. So importante talaga ngayon ang clearing ng minion wave. Kaya naman na si Edomax, medyo malayo nga lang. Oo nga eh. Pero malawak naman yung range 4v5, niya. 4v5. Ang sakit ng bola ni Kuya Kera. Ang penalty zone. Halos wala ng buhay doon. Walang aabot dito kay Kera. Sabi naman ng TNC, mukha ito na yata. King Kong, rush and dash. Walang dash. Walang dash si King Kong. Mukhang hahabulin pa nga at mukhang siya yata ang target. Pero si Ryota naiwan pala. Doon sa may bandang Gedi. So minus one ngayon ang side ng Omega. Mukhang Lord ang kukuhanin ngayon ng TNC. Focus, 5 members mula sa TNC. The Phoenix Armies, talagang binabaksaw na nila. Hindi na nila hahayaan na makatawid. At si Bentings, Uy, muntikan na! Okay, kinabahan ako, gumilid si Bentings. Mukhang lulusot eh, no? Mukhang lulusot. Okay, so TNC, hawak nila itong 18-minute Lord. Mas makunat, ito na yung may kidlat-kidlat.
Smart Omega, paano sila didepensa rito? Kaya pa bang i-clear ng minion wave if ever? Or para medyo mahabang team fight yun pa nagkataon, yung mga biglang liko sa Lord ang kailangan na gawin ngayon ng Omega? Oo, pero 20 seconds, makakabalik naman si Ryota. Medyo matagal ang paglabas dito ni Lord. Medyo shy pa ata. Nasaan na ba yun? 44. Tanong yun, di ba? Yun, 44. Okay. So, 12 seconds, 10, makakaabot dito si Ryota. It's a full 5v5 team fight. Minamanage dito ng TNC Pro Team yung mga waves sa side lanes. Pabayaan na lang nila mag-push yung Lord sa gitna. Feeling ko kaya pa ng kaya Omega yung depensa, pero TNC Pro Team, they have the tools to end it here. Kaya naman pa nila, kailangan nila i-clear yung bomba na to. Buhay na si Ryota rito ah. Timing ng abilities na lang. Kompleto lima members, available din dito yung Ajay. Time journey. Ngayon, Kera, ginamit na yung kanyang worldy, oh! Pero papasok na si Ajay! Penalty zone, pero si Ajay dito medyo masasaktan. Pero si King Kong, dadiretso lang din naman doon sa Vipo Tagetti. Habang si Matt, meron namang immortality. Makiklear pa ang minion wave, kalahati si Ryota, ng buhay ng Lord. At mabilis naman din, defensahan! Si Bentings walang tatamaan. So TNC ngayon, mapipilitan muna na lumayo. Wow, pero merong Astral Echo, nakita na yata natin ito kanina. Pero may minion wave para sa side ng TNC, kaya makakaalis pa sila. Buhay pa, buhay pa. Sabi ng TNC, nangyari na sa amin to eh. Meron kaming laban na di ka na namin maipanalo eh. Pero nag-asim kami. Pero dito sa pagkakataon na ito, hindi. Kakalma tayo, TNC. Kung kailangan pa nating antayin yung sunod na Lord, antayin na lang natin. Much better patience ngayon galing sa TNC Pro Team. The moment na nakita nila ay wala na tayong minions. Delikado na to. Back off na. Again, you're going up against Novaria. And now Omega. Grabe na. Yun naman yung sinabi natin. Kaya pa naman nila i-depensa yun. Even though TNC Pro Team, kaya naman nila tapusin. It's just that the wave clear on the side of Omega. The fact that you have to watch out for the ultimate of the Diggy, yung damage ni Kelra, hindi nila maabutan. Of course, in this scenario, mas mahirap talaga abutan si Kelra kasi malapit lang siya dun sa healing pad niya. Yun nga eh. Speaking of healing, parang nakita ko na si Chakno nag-build ng flask Oasis, of Oasis. Yeah. Ah, nag-photo na rin siya. Okay. So, more shields yung mabibigay niya with the Time's Journey. So, kailangan maging doon ng TNC Pro Team. Usually, when you're going up against something like a Diggy, feeling ko kailangan nila mag-hold ng mga abilities nila, especially yung timing ni Innocent. Yep. If ever papasok dito yung TNC Pro Team, burst, okay, ay muna, pag mababa na yung shield or wala na yung mga shield on the side of Omega, dun na mag-full barrage si Innocent. Yeah, alam mo, bilib ako dito kay Ajay. Ang ginagawa niya, kasi parang nag-uusap sila ni Bentings. Nagbubulungan, no? Nagbubulungan. Sangka, sino sangka. Ba? Sino ba yung magbe-bait ng time journey? Dito ba tayo? Sabi ni Ajay, ako na magbe-bait ng time journey, ha? Kapit ka lang dyan, boss. Kuya Ben, saan po ako, Kuya Ben? Ako parang gano'n kasi makikita mo, parang bigla sila magsiswing, si Bentings din, ikot-ikotang. So kung ikaw yung Omega, lalo na kung ikaw si Chakno, kanino ba ako talaga magpo-focus na magta-time's journey? Oo, yun nga eh. Tsaka no, ang importante lang naman dito para sa Smart Omega, mabitawan yung time journey dun sa pagkakataon na kailangan. Kunyari, nailatag yung Minowan's Fury kasi mas malawak yung scope nun eh, mas malawak yung sakop nung time, nung ano eh. Pero depende pa rin talaga kung sino yung mapupuntira. For example, nakuha si Kera, kailangan na talagang gamitin ni Chakno yung time journey niya. Pero may paghatak na nagagawin dito sa Lord na ito. Makunat na tong Lord na to, di ba? Yeah, ito na yung mas makunat na Lord. 48K ang buhay ng Lord na ito. Ngayon, nagpo-flow lamang itong si Etomax. Magandang ginagawa nila, ha? Oo, kailangan lang talaga nila na ano dito. Kailangan nila medyo mapabuka kasi yung formation ng TN. Ayun! Ay, nakita! Tinamaan yung apat doon sa Astral Echo, so medyo marireveal ang pwesto ng TNC. Yeah, and usually yung pwestuhan ng ganyan ng mga teams, alam nila, or Omega has a probably good idea na nandyan nga yung Innocent kahit hindi siya nakita ng Astral Echo na yon. Pero dahan-dahan lang muna, kasi ito na naman si Kenra at saka si Chakto na sa bottom lane. Nasa iba ba? Marireveal ba na nandun silang dalawa? Mukhang hindi. Pero may Ayaw nilang magpakita. So kahit ngayon ng TNC, medyo nagtataka, asan nga ba si Kenra? At saka si Chakno. Pero mukhang itutuloy pa rin yata dito ang Lord. May kita na kung nasaan si Kenra. Meron ba uuwi para sa side ng TNC? Mukhang hindi dahil sabi lang para kaya mo naman depensaan. Si Natsi naman ni Terrify. Yung Lord, kanino ba pupunta? Oh! It's gonna be that from Smart Omega. At mukhang dederecho pa nga yata dito. Sigoyo. Chakno and Etomax. Dere-derecho lang habang dito ang TNC. Hindi pinapauwi ni Etomax. Oh no! Kasama mo ba si Ryota? Innocent, may immortality naman. Wow! Pero madedepensahan pa rin yata ng TNC sa may bottom line. Hindi ko na alam kung ano yung play-by-play ko. Meron na sa taas, meron na sa baba. Lahat na. Nagkagulo na ngayon, Innocent. Bumili na rin siya dito ng Rose Gold Meteor. 5-4, ay, mahuli pa. Pero apat na members. Wala tatamaan na penalty zone. Yung Lord nasa may middle lane. Yung Lord. Again, ito yung Lord na pang lima na sa laro ito. Makulat at meron na rin damage. Merong Astral Echo. Meron pang ibabato ng mga planeta dito si Etomax. Meron mabilis ng dinahan. Full barrage. Meron full barrage. At Omega, alis na lang muna. Wow!
Wow! Oh my gosh! What a game, TNC at Smart Omega! Kakaiba! Imagine mo, for the longest time na naglalaro itong dalawang teams na ito, ngayon lang nakakuha ng goldie ng Smart Omega at ngayon bumulusok sa 5.5K. At tingnan natin yung nangyari din sa instant replay. Of course, the moment nakita ng TNC Pro Team yung split push ng Omega, sabi nila, sige, igo na lang natin to. Pero yung mga knockups, yung timings ng mga crowd controls ng TNC Pro Team, na medyo nahirapan doon si King Kong, hindi nga siya nakaretry. Si Matt lang ang nakaretry doon, kaya nakuha doon ng Omega. Pero lumaban pa sila Innocent. And a great call by Innocent and the other member of TNC Pro Team nakasama niya doon na lumaban pa. Kasi kung hindi yung nag-back sila, most likely mauhuli sila. Pero mataas yung tiwala nila doon sa lifesteal na meron ng isang Ixia. Grabe, lumobo na yung win probability dito ng Smart Omega with 4.2K. Actually, hindi na nga nagmamatter dito yung gold eh. Kumbaga, nasa sa'yo na yun kung paano ka bibili. Diba, nakita natin kanina si Kera, buy and sell na lang siya. Athena Shield siya, Immortality, Wind of Nature, depende sa kanya. Pero look at the damage received mula dito kay Matt. 288,000. Siya talaga yung nagiging tanke dito sa barangay. Parang siya na rin yung nagiging bait for Smart Omega. Pero gusto ko na sabihin, consistent din talaga ang TNC. Kasi kung fifth lord na yon kanina, tapos nadepensahan pa nila, tsaka medyo rattled na kasi may minroy pa sa may bottom lane, talagang walang gustong matalo dito sa... Parang kahit sino naman walang gustong matalo pag naglalaro ka. Importante kasi yung laban na to eh. Tandaan natin, after this week, pinakahuli na eh. Pinakahuling linggo na ang ating aabangan. At tigatlong laban na lang ang kanilang aantayin. Merong conceal. Matatalian! The first time, nagamit na kanina. Okay, meron pang Thorn Rose. Matatakas. Sa mga kapag-dash away ba yata, dito si King Kong. Masakit, masakit! Masakit na mga bola. Meron pang Becca Legs dito na passive para sa Bruno. Oh, no! And Jackno with that kill. Minus one ngayon. Hindi na umabot yung Winter Truncheon na binili sana ni King Kong. 75 seconds yung death timer. At ngayon ay buhay na itong Lord. Grabe, Jackno. What a call by the roamer, by the Mamba of Omega. Kita mo naman talaga, hinawakan niya yung flicker niya para nung nakita niya nag-dash na si King Kong, makakahabol naman si Jackno at makakaabot yung reverse time tally niya. What a call and what a play by the Mamba. Omega gets the sixth Lord of the game. Ang tagal ng death timer. I'm not sure kung aabot ba itong si King Kong dito sa Lord na ito, pero kailangan tibayan ng TNC. Kailangan nilang kumapit. Yung panglimang Lord ay nadepensahan nila, pero ibang usapan na ito. Mas makunat, mas mataas ang damage. Yes. But then again, kailangan kumapit dito ng Phoenix Army. Yeah, key items here, Innocent, na-pick up siya ng si Halbert Ajay. Nag-Guardian Helmet na nga siya para mas makunat pa at mas makaka-hold siya ng mga minion waves. Siguro siya yung isasend nila para ma-hold yung Lord. Si Goyo may Winter Truncheon na rin. Pati-depensa po ito ng TNC. Oh, no. Unti-unti nang gumagapa ang Omega dito sa base ng TNC. Pumasok dito si Beltane, si Lefinoa's Fury. Tapos sabi dito ng Omega, meron naman time 30. Yes, Omega! Well, win game number one!